trabaho dapat na mga senadora ang magpanukala at magpasa ng batas. At sa unang bahagi ng espesyal na serya ng Assignment Pilipinas, iisang tanong ang ibinato namin sa lahat na mga kumakandidato sa pagkasenador. Ano-ano nga ba ang kanilang mga tututukang panukala at programa oras na sila'y maluklok sa Senado? Gusto kong magkaroon ng teacher's code. Na doon, lahat-lahat na tungkol sa teacher, isang batas lang yan, isang kodigo. Tayo merong labor code, merong civil code, family code, penal code. Dapat naman merong isang teacher's code. Meron tayong batas para sa mga new graduates. Meron silang benefits, parang senior citizens card. Meron new graduates ID card. Tapos meron tayong bill expanding government scholarships for the poorest of the poor. At saka meron din tayong libreng college entrance exam sa mga mahihirap. Nakita natin na yung mga entrepreneurs sa ating bayan, medyo kulang talaga yung suporta. At sisikapin natin na ang bawat isang tao na gusto magtayo ng negosyo, merong access to financing, access to training, tsaka access to market services. Para yung kanilang mga produkto at serbisyo, talagang madala sa merkado at magkaroon ng pagkakataon na lumago yung kanilang mga negosyo. We need a tax revolution. Kailangan po natin ibaba ang buwis. Lalaki ang kikitain ng bawat isa sa atin. Lalaki ang take-home pay. Bababa ang kuryente, bababa ang bilihin, bababa ang pamasahe, bababa ang gasolina. Dahil lang ibinaba mo ang buwis at pinasimple mo ang sistema sa kalakaran, pinalaya mo ang kalakaran. Ang advocacy kasi ay para sa mga bata eh. So ang una kong isusulong yung pag-strengthen ng daycare system natin sa mga barangay. At ang susunod ay yung subsidy card for children 0 to 5 years old na kung saan makakakuha sila ng subsidy sa mga vitamins nila, mga gamot, mga immunization packages. Tayo ay nag-file ng panukala noon pa na kung hindi man pwedeng tanggalin ay bawasan yung value-added tax. No? At anumang matitipid natin sa hindi pagbayad ng value-added tax, eh ginhawa na yan sa ating pamilya. Pwedeng pambili ng ibang pangangailangan. Tungkol ito sa mga presyo, tungkol ito sa trabaho, sa kita, sa kinabukasan ng mga anak ng ating mga kababayan, meron ka mga specific na programa sa bawat sektor. Ba't yung pitik, lahat na apektuhan, mayaman o mahirap, taga-Luzon, taga-Visayas, taga-Mindanao, bata o matanda. I would like that every barangay should have an additional budget. And this budget should be used to implement programs, the barangay health workers and the other one with the town of Bayan. If they can be regular government employees instead of getting just an honoraria. Isa dun sa mga itutulak ko na panukalang batas ay mareforma natin yung ating property rights system sa Pilipinas. Kung ano yung value na hinahabol na isang land developer ay pwede ring value na pwedeng ibigay ng gobyerno doon sa mga informal settlers. We can come up with different sets or different forms of property ownership na hindi pa rin sa kanila mapupunta yon, paari ang mag-estado pa rin ang may-ari, no? Pero binibigyan mo siyang karapatang gamitin yon. Yung priority bill, siguro yung political dynasty bill na hindi na nila mapasa-pasa. Ngunit malaking bagay yon, nakulitin sila at hikayatin ang taong bayan at tumulong at ibulgar yung mga ayaw magpasa ng batas na ito. Hanggat hindi natin nabibigyan ng dekalidad de edukasyon ang ating kabataan at disenteng trabaho ang ating mamamayan, ay sa palagay ko ang kahirapan ay hindi natin malulutasan. Ang aking paniniwala ay kapag nagkaroon tayo ng graduate sa bawat pamilya, ito ang tunay na paraan na magkaroon ng pagkakataon na mayangat ang antas ng buhay ng bawat pamilya. Naghain po tayo ng isang panukala, House Bill 4626. Ang pamagat po doon ay yung Food for Filipinos, sa First Act. Ang nilalaman po yun ay yung konsepto po ng food sovereignty. Tututukan po natin ang mga dahilan kung bakit hindi umaangat ang larangan ng ating agrikultura. Nakita ko na talagang hindi natin nasusunod yung modelo
na binabibigyan ng tamang suporta ang ating mga small food producers. Karamihan ng mga panukalang batas namin ay maipapasa namin hopefully this coming Congress. Pero patuloy kaming magmamatsyag at magbabantay kaugnay ng mga panukalang batas na may kinalaman sa kabuhayan, kaugnay sa kita, at kaugnay sa pagkakataon na magkaroon ng trabaho ng Pilipino dito man o sa ibang bansa. Increasing the money supply in circulation among the people. Like I said, we have to do a study. Is the money supply in circulation adequate to the productiveness of the Filipino people? Are we victims of the owners of the commercial and universal banks? Who represent, who are the representatives to the monetary board? Who decides just how much should be the amount and turnover of the money in circulation in the economy? Yung pagkuha ng hanap buhay, wala tayong hanap buhay. Dapat yung DTI, yung mga tourism natin, eh hindi nga pinapairal. Gumawa ko ng batas para pairalin yung tourism, para magkaroon ng pagkakataon sa countryside. Ba't din natin gaya yung Singapore? Ang Singapore, knowledge-based ang kanilang industry. Papagawa sila mga, marami sila pinalalaki mga doktor, mga engineer, ha? Mga chemist. Ang kailangan mapakita mo, pagalawin mo, pagganapin mo ng hanap buhay. Poverty alleviation na talagang makatotohanan. Hindi yung lip service lang na meron tayong programa anti-poverty, pero asan? Yung inuubos natin sa infrastructure, kahit 1 year lang. Huwag muna tayo magpondo itong year neto sa infra. Buhos muna natin sa poverty alleviation. Total, 1 taon makakatiis yung infrastruktura natin. 1 year. Ang kauna-unahang pangmatagalan na plano, land use plan. 30 years ito. Ituturo sa eskwelahan. Malalaman natin kung saan yung residential, industrial, commercial, agricultural, government centers, no? Malalaman natin kung saan dadaan yung kalsada. At higit sa lahat, diyan, maiiwas natin sa kapahamakan. Yung mga mamamayan natin na paulit-ulit na lang nagiging biktima nung bagyo, baha, landslide, mudslide, yung paglalapastangan natin sa kalikasan. Abangan ang sagot ng iba pang mga kandidato sa ikalawang bahagi ng espesyal na series ng Assignment Pilipinas bukas.